Sabay-sabay po nating basahin. Isaiah chapter 60, verse 18 hanggang 22 po. Let's read. Ang ingay ng kaharasan ay hindi na maririnig pa, gayon din ang pagwasak sa iyong nasasakupan. Ang iyong mga pader ay tatawagin mong kaligtasan at papuri naman ang iyong mga pintuan. Sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat, sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw, sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman. At ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Kailanmay hindi nalulubog ang iyong araw at ang iyong buwan ay hindi na rin maglalaho. Si Yahweh ang iyong magiging walang hanggang ilaw at ang mga araw ng iyong kapighatian ay mawawala. Ang mamamayan mo ay magkakaroon ng matuwid na pamumuhay, kaya ang lupain ay aariin nila magpakailanman. Sila'y nilikha ko at itinanim upang ihayag nila ang aking kadakilaan. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Amen po ba? Ngayon, ang mensahe po natin, the antenna that communicates with the world. And for 2 weeks po, we have received yung message po patungkol sa platform and being a watchtower. Di po ba? How can we enjoy this platform po? Or tayo po bilang isang mga platform. How can we truly enjoy that identity? It is the power of the throne of God po. Sa madali pong salita, enjoying the power of the throne is platform. Yun po yung ating spiritual world. So every day, we must take this and we must possess this identity po. Na tayo po ay mga platform of this age. Upang ma-enjoy po natin yan, we also have to enjoy the power of the throne, being God's platform po. So we have to set this spiritual world so every answer will come po. And spiritual world will determine everything. And ano naman din po yung answer ng watchtower? It is a watchman. Tayo pong mga tinawag na mga watchman of this age. Pag sinabi pong watchtower or watchman of this age, sila yung mga watchman who correctly see this age po. They never crumble down, hindi sila nadadaya, hindi sila naguguluhan kapag dumarating ang problema. These watchmen, they are the one who really saw the age correctly po. Kasi sa pinakamadali pong salita, sila po yung mga watchmen kung saan they never see problem as problem. They always see problems and crisis as opportunity and answer. Kaya po sa mensahe po natin sa araw po na ito, the antenna that communicates with the world. Sino po ang mga antenna po na ito? God has given us this identity. So we must be able, this antenna must be able to communicate with the world in order to save the future. Di po ba? As much as you have these three things, platform, watchtower, antenna, you'll receive answer po. Kaya po, napaka-importante po to know our spiritual state. Dahil mula po sa spiritual state po natin, when we set our spiritual state, that will determine everything po. So the antenna that saves, that communicates with the world, it is our global world. Di po ba? Ibig sabihin po nito, being the antenna, being God's antenna po, we must have this, or we must be able to communicate with the world po. Kaya una po sa lahat, our intro message, what are the things that only remnants can do? Or what are the works
yung mga bagay na ipinagkatiwala po ng Diyos sa mga remnants lang, na tanging ang mga remnants lamang po ang makakagawa. But before that, we have to know the reason. Kailangan po nating malaman po yung dahilan sa lahat ng bagay. Bakit nagpapatuloy yung problema po dito sa mundo? Why? Because this is problem of darkness na nag-a-appear po all over the world. If you simply understand this, God will work po. Bakit po tayo tinawag po ng Diyos as a platform, as a watchtower, as an antenna po? Because of the problem of this darkness po. The problem of darkness. And without knowing this po, ano po ang mangyayari? Tayo po ay, without knowing this reason, ang mangyayari po, tayo po ay mahuhulog sa estado ng pagiging isang alipin, as a captive, colonized ng ibang bansa, at kahit maging isang fugitives. If we don't know po na ang nararanasan pong problema po ng mundo ay problem of darkness, maaari po nating maranasan yung estado po ng isang slave, isang captive, colonized ng ibang bansa, and also being a fugitives. Pero yung mga remnants sa Bible, yung mga remnants na nakakita po ng tunay na dahilan sa loob po ng problema at mga crisis, they saw this slavery, captivity, colonization, fugitives po towards saan po? 237 nations. What else po? Hindi lang po sa 237 nation, but they also make that into their own system. Ano pong klaseng system? To reach yung mga 5,000 tribes. 5,000 people groups. So all those, I mean, yung mga seven remnants, they were able to conquer yung lahat po ng kanilang kapanahunan. They conquered everything without actually going there. They, even though wala sila sa actual place, but they already received the answer of conquering in advance. Di po ba? Katulad ng na-receive ng mga remnants po, they also received the answer of win without fighting. So first, we must find the reason. Reason of everything po. And we have to see na yung problems o yung mga problems na nagka-cause hanggang ngayon dito sa mundo ay problem of darkness, which is kung saan si Satanas ang background nito. Kung saan si Satanas yung nagpapatuloy na gumagawa at kumikilos po. Kaya ano pa ang mga bagay na only remnants can do? It is toward sa answer and blessing ng 237 nation. The blessing of 5,000 people groups. Remnants, this is God's absolute plan for you. Para sa mga remnants, ibinigay po ng Diyos ang kasagutan po na ito. Paano natin marireach yung 237 nation and 5,000 people groups? Paano po natin ito magagawa? By knowing, by realizing, by enjoying out na yung identity natin as a remained one. Amen po ba? We are remained one. Mga natira. Bakit nga po tayo tinawag ng mga remnants? Kasi tayo yung mga natira. Since we are remained one, or being remained one, God has called us to restore this gospel. Ano po ang mangyayari when kapag yung mga people of the covenant, we, tayo pong mga anak ng Diyos, we keep losing hold this gospel, we keep losing hold this covenant, yung core contents ng gospel and ng covenant na to. Hindi lang tayo mapiperish, pero our next generation will be perished. Our country. Di po ba?
di po ba nga sa lahat po ng country, meron po silang mga sinusunod po ng mga batas. But like, I just saw, parang marami ko ng beses na napanood na merong mga country na hindi nag, tawag po nito, wala pong mga batas. Tama po ba? Kasi yung mga nakalagay po dun sa documentary po nila, people, yung mga tao sa bansa na yon, mga they are really disciplined well, as in mga walang crimes. Pero bilang lang po sa daliri, tama po ba? Kasi there's always law and rules na we have to follow po. And without those laws and rules, di po ba ang isang bansa o ang isang bayan, ang isang barangay ay magulo? Tama po ba? So, ibig sabihin po nito, God has called us. God has called us, na mga remained one, to restore this gospel po. Without the gospel of Christ, we cannot save people from their spiritual problems. What else po? Remain one. Mga natitira. Di po ba? Hanggang ngayon, tayo po ay natitira. Tayo po ay mga itinitira po ng Diyos. Bakit po? To restore this power. To restore this power. What kind of power po? Power that comes from above. At tayo po yung mga matitira will remain. Mga natira, natitira, at mga matitira. So bakit po tayo tinawag po ng Diyos na mga will remain one? Because He called us na mga matitira dahil tayo po yung magre-restore ng ating culture. What kind of culture we have to restore? Yung culture na sentro sa gospel. Yung culture kung saan we can save many people po mula sa kamay po ni Satan. To change this dark culture into gospel culture. This is the culture po na we have to restore. And what else po? And tayo po yung mga magli-leave behind. What kind of things, what kind of works do we have to leave behind po? Restoring our posterity. Restoring our next generation po. So God gave us this blessing po to restore this four blessing. Sorry po, remain one, will remain, and will leave behind. So these are the things po, ito po yung mga identity na our remnants must enjoy. And if you pray this way po, everything will be connected to you. Kaya nga po, we know and we understand po na kapag dumarating ang problema, dumarating din po ang kasagutan. Kapag dumarating ang problema, laging kasunod po ay kasagutan. Kaya po, since this is the work that only remnants can do, what kind of key na we have to grapple po? Ano po yung core message na kailangan po nating panghawakan? This is the key for communicating and reaching the 237 nations and 5,000 tribes. How can we reach 237 nations? How can we reach yung mga 5,000 people groups without the gospel system po? First of all po, you have to enjoy the answer of with Emmanuel and oneness. Kasi from that answer po, God will let you experience yung answer po ng only uniqueness recreation system. Diba? Only uniqueness and recreation system po. Kaya nga po, as we enjoy this answer of with Emmanuel and oneness, only uniqueness, recreation, and system. Of course, meron din po tayong, our status, our identity, na dapat rin po nating enjoy it.
Yung last week na pulpit message po natin, I talk about yung current residence po natin. Kung saan po tayo ngayon nakatayo, where we actually currently stand po. So first of all po, saan po ba tayo nakatayo po right now? It doesn't literally mean na kung nasa saan kang lugar ngayon. It means your status, your spiritual status po ba? Ibig sabihin po nito, we have to always stand sa loob po ng trono po ng Diyos. And enjoying our journey bilang isang mga remained one, pilgrim, and conqueror po. Ano po yung ibig sabihin po ng pilgrim? Para po tayong mga manlalakbay sa ibang lugar na we're like, alam mo po yung mga aliens. Really, we do not know yung place na yon. That's why we are called the mga pilgrims. Kasi yung mga pilgrims, sila yung mga tao kung saan they have to depend only sa Panginoon. They have to enjoy prayer habang nasa estado po ng kanila pong paglalakbay. And we are conqueror po. Kaya, bilang as we enjoy this, our identity, ano po yung kailangan po nating i-prepare? Our preparation po comes from the answer of being platform, watchtower, and antenna. That's why we need power. We need strength. Bukod sa pagiging anak ng Diyos, bukod sa pagiging isang remnant, ano po yung identity po natin? We are holy, di po ba? God called us ng mga holy people, His holy people po. Ibig sabihin po nito, we are holy mason, the leader. Tayo po ay tinawag pong ganun po ng Diyos. Bakit po ipinagkalaw po sa atin to ng Panginoon? Kasi He gave us His mission po. What kind of mission we have to see po? We have to correctly see our mission. Pag nakita po natin ng tama what is our mission po, makikita po natin ng tama what is correct evangelism. When we saw our mission, when we see correctly yung ating mission, makikita natin yung correct evangelism. When we see this correct evangelism, makikita natin kung sino yung tamang church officer. Ibig sabihin nito, the one whom God has called na maging isang church officer. Di po ba? Kaya nga po, these are the things po na ipinagkalaob po ng Diyos sa atin po bilang pong isang mga remnants. Hindi niya lang po tayo tinawag just to give us salvation po. Tinawag niya po tayo kasi meron po siyang plano sa ating mga buhay. He called us to reach yung 237 nations as well as yung 5,000 people groups. Ito pong dalawang bagay po na to, not everyone can do this work. Not everyone is qualified to do this work po. Or not everyone, na hindi po lahat ng tao ay tinawag para sa gawain po na to. Kasi ang mga tinawag lamang po ng Diyos na mga remnants ang siyang makakagawa po ng bagay po na to. Na makapunta sa 237 nations. And what else po? Makapunta sa 5,000 people groups and to share this gospel. Kapag sinabi po ba ni Pastora, si Pastora Sheila, she's just talking about yung mga remnants. O ako bilang adult na ako, I am not remnant anymore. O yung mga remnants na lang kasi sila naman yung main figure na magsisave ng yung gagawa ng world evangelization. So okay na ako dito. Hindi po ganun ang ibig ko pong sabihin. Paano yung mga adult po natin or yung mga church officer po natin, gaano po kayo ka-importante? Di po ba? Gaano po ka-importante na nariyan po kayo to pray for them? You're not actually praying for them. Uy, nananalangin ako sa inyo. So, kaya nyo na yan. Malaman nyo lang na pinagpipray ko kayo, it's okay. Hindi po. God will bless
mga adults, mga church officer po natin, God will bless your work. God will bless your businesses. Maliit man yan, malaki man yan, God will bless. Pagpapalain po ng Diyos ang lahat po ng bagay po na yan. Nang sa ganon, ay ma-connect nyo po yon saan? Sa 237 nations. Amen po ba? Nang sa ganoon po, sa umagitan po ng mga buhay po ninyo, marami pong maisisend ng mga remnants, marami pong maisisend ng mga missionary throughout the whole world to preach this gospel, to spread this gospel. This is your important position po. Sa pamagitan po ng inyo pong mga buhay, mag-i-spread po yung gospel sa pamagitan po ng mga remnants at ng mga pastor or missionary. Kaya po sa atin pong intro, ano po ba yung antenna na we have to build po para ma-reach natin yung 237 nations and 5,000 people groups? So 237 po, it's equivalent sa atin pong business o sa mga remnants, your academics. Ibig sabihin po nito, the businesses and academics that matches 237 nations. I'm sorry to tell you po, but if your remnants, if your study sa mga adults po natin, if your business, if your work ay has nothing to do with 237 nations, ngayon pa lang you should stop. Yes, it's really true po. Kung ang ating mga businesses and academics ay hindi magmamatch sa 237 nations, then what is, ano pang kung dahilan, why do we have to continue that? The reason why we are here, the reason why God has called us for 237 nation po. Ito po yung ginawa po ng mga seven remnants. Even yung mga people from Hebrews 11. Do you know the reason sa Acts chapter 17:1, Acts 18:4, Acts 19:18? Bakit kahit saan magpunta si Pablo, lagi siyang pumupunta sa synagogue? Bakit kahit saan siya magpunta, lagi siyang naghahanap ng synagogue? Kasi yung synagogue, na yun ang lugar kung saan nagtitipon-tipon ng mga remnants. Ibig sabihin po nito, Paul realized or he knew already po the importance of remnant movement po. So meaning to say po, raising, always remember this po, raising the remnants is going nearer and nearer sa 237 nations. Amen po ba? Kaya po, it seems like yung ating pong simbahan ay maliit and we tend to think may mga tao po na maliit ang tingin sa simbahan po natin. But we have remnants. Di po ba? And raising these remnants po continuously, we are going nearer and nearer. We are heading towards sa 237 nations. Kaya, ano yung remnants, ano yung kailangan yung gawin? You have to establish Covenant Academy. Sa mga church officer po natin, this is our mission po. Your mission po. To establish Covenant Academy. Why? Because our remnants must see the way in church po. Kailangan po nilang makita yung path. This is the reason why na through our remnants po, all the prepared business people will come out. Ako po ay lubos po na niniwala at nananampalataya. Kayo rin po ba? Amen po. Kaya po, bata pa man po sila, pero I know God has prepared them already para maging isang mga prepared or prematory business people po. So especially po ang ating pong simbahan ay dapat po maging isang remnant kingdom. At all churches make it so that remnant can find the way and see the world po. Po ba? Kaya ipinapanalangin ko po na naway ang lahat po ng atin pong gagawin, mamatch po natin
sa 237 nation. And what else po? 237 is equivalent to healing message po. 237 means give healing sa people. Magbigay, makapag-relay tayo ng message about healing. So there are diseases po that the world cannot heal po. Kahit mga yung mga doctors, they may mga karamdaman sila na hindi kayang gamutin, di po ba, na hindi maaaring malunasan. So ano pong klaseng diseases yon? Spiritual diseases. 12 diseases po, fundamental diseases. Even sa Genesis chapter 3, yung diseases that comes from family line, sa sarili po nating buhay, those diseases ay hindi po kayang pagalingin ng mga doctors po dito sa mundo. Bakit importante po to give healing message po sa ibang tao at sa 237 nations po? Dahil ito po yung dahilan o ito po yung kadahilanan why do we have to prepare medical professionals. Hindi po ako sigurado pero meron po tayong mga remnants na gusto pong sa paglaki po nila gusto po nila maging mga doctors. So from that small dream po na magiging isang malaking dream, yung mga church officer po natin, yung mga adult members po natin, ipanalangin niyo po yon. Tulungan niyo po silang manalangin. Help them to pray na sila ay maging isang mga spiritual, hindi lang mga doctors, pero mga spiritual doctors who will give true healing po sa mga tao. Kaya po, ito po yung dahilan bakit po among our remnants, we have to establish or we have to create yung remnant healing team po. Alam ko po na marami po pong mga bagay o maraming system na we have to establish inside of our church po. Pero in God's time schedule, God will give us this answer po. Na kung hindi man po natin ito magagawa in the next 5 years or 10 years, it doesn't matter po. As long as you know this gospel, you know the answer of this gospel, and you relay this gospel po, ibig sabihin po nito, you are giving true healing sa ibang tao. At pangatlo po, ang 237 po ay para po sa ating Next Generation Summit. So, sino po ito? Of course, ang ating mga next generation, ang mga remnants, our posterity po. So, maraming bagay na kailangan i-prepare ng ating mga remnants. Remnants, ang hirap gawin. No. God will guide you throughout your journey. And what you must prepare first is para kayo ay maging isang, hindi lang isang ordinaryong estudyante na pumapasok lang sa school, maging isang evangelism disciple, o maging isang team leader ng field ninyo, you must be able to study your field. Diba yung mga professionals, like mga doctors, mga teacher, they really study yung mga courses nila kung saan they actual silang pumupunta sa field, o kaya yung mga scientists, mga actual yung ginagawa nila, tama? So, for you to really enjoy yung identity mo na you are evangelism disciple and you want to relay this gospel sa field mo, yung school field mo, you must be able to study the field in advance. Tama ba? When we study everything in advance, it will become your strength, your own strength, your power.
Kaya nga po, ipinagkaloob po, alam na si ipinagkaloob ito sa inyo ng Diyos. Kaya po sa ating conclusion, what is our throne's mission? Yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos. First of all, we must have this answer of communication. To whom? Una sa lahat, to God. Sa Diyos. Who else? Sa aking sarili. And to other people. Ibig sabihin ng to communicate with other people means evangelism. At yung mission natin ay magiging missions. Ibig sabihin nito, mas lalo nating ma-enjoy yung content ng mission na ipinagkaloob sa atin ng Diyos as a missionary. So always remember na there is always perfect time schedule ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sabi niya sa verse 22, I am the Lord, in its time I will do this swiftly. And sinabi niya rin na, the least of you will become a thousand, the smallest a mighty nation. Nung sinabi ng Diyos na least of you will become a thousand, the smallest of mighty nation, ang ibig sabihin niya rito, through that smallest nation, or through you, even though we are weak, we are full of lackings, like through you, sa umagitan po natin, God will use us para sa mga malalaking mga trabaho o mga plano niya sa ating mga buhay. Right? God will entrusted to us yung mga impossible things na even human cannot imagine. Tama po ba? So we are inside of this blessing and schedule remnants. Ulitin ko, sabi niya sa verse 22, I am the Lord, in its time I will do this swiftly. So we must become the antenna that communicates with the world. Ibig sabihin nito, since we are the antenna, we have to deliver this gospel answer dito sa mundo. Tayo yung magiging isang daan para maibigay yung answer ng gospel na to sa ibang tao. Amen po ba? Kaya idinadalangin ko po na sa umagitan po ng mga buhay po ninyo, may you bring the kingdom of God into this world. Sa pamagitan po ng mga buhay po ninyo, naway kayo po ay maging isang mga antenna who can really create this platform and watchtower that saves our future. Amen po ba? And may you become the antenna that really communicates with the world and give the answer of the gospel. So always remember po, how can you enjoy being God's platform? It is enjoying the power of the throne. So you have to set your spiritual world every day. Enjoy that answer. And as a watchtower, you are called the mga watchman of this age who see correctly this age, not to be deceived. And as an antenna of this age, you are the one who communicates with the world and give the answer of the gospel. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Heavenly Lord God, maraming salamat po sa amin pong salita. Salita po ninyo na tinanggap po namin, Panginoon. Idinadalangin ko po na may we truly enjoy this answer and blessing of 237 nations as well as yung 5,000 people groups, Lord God. Tinawag niyo po kami mula pa nung una to enjoy our identity within the answer and blessing of salvation. That's why you keep on reminding us how it is really important, Panginoon, na tamasahin po namin ang kasagutan at pagpapala sa 237 nation and 5,000 people groups, Lord God. May all of us enjoy and experience the answer of being the antenna of this age that communicates with the world and deliver the answer of the gospel, Lord God. Maraming salamat po. We pray, Panginoon,
na through the answer of 237 nations, may we match our businesses and academics into it, Lord God, as well as giving the healing message, Panginoon, at mag-establish and mag-raise po ng summit po para po sa aming next generations, ang mga remnants. Maraming maraming salamat po sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.